Hello mga parikoy, sa video na to koy, tuturo ko sa inyo yung ducking mode. Itong video na to para to sa mga beginners or zero knowledge sa ECDIS, no? Now, itong ducking mode, ito palang ECDIS natin ay transas. Itong ducking mode is ginagamit to pag nagda-duck tayo or nagbe-berthing tayo, okay? Guide to para sa mga kapitan or pilot, okay? Now, ang gagawin mo para makapunta sa ducking mode, i-set up mo muna to dito under ng drop-down menu dito. Piliin mo yung precision instruments. Now, click mo yung yan, predictor DM. Yan, DM. Ducking mode. Yan, DM. Okay? So, ready na yan. Now, punta tayo dito sa baba. Mayroong nakalagay dyan, ducking. Yan. Yan. Click mo yung ducking. Lalabas yan. Now, next, third step is ilagay mo sa dual display. Yan, dual. Kasi nasa main tayo ngayon eh. So, magiging dalawa yung display. Okay. Now, dito, i-click mo yung head up. Okay, okay na yan. So, ano pang mga options? Yan, baba nga natin. Yan. Dapat naka-select tong DM. Kasi pag naka-unselect yan, hindi mo makikita yung information dito. So, click mo yung DM, ducking mode, yan, lalabas yan. Tapos, kung gusto mo yung display na ganyan na display, iba, up, yung isang, yung barkong kuha, naka-zoom out na sa ibabaw, yung ducking mode na sa baba, pwede mong piliin tong dalawa. So, halimbawa, gusto ko yung nasa gilid, yan, pwede rin ganyan. Okay, let's say ganyan na lang. Now, yung ducking mode na to, nakakatulong to dahil aside sa may view yung pilot or kapitan kung saan yung barko relative sa surrounding na dagat or area, dito, makikita dito, kasi kung halimbawa nasa berth na tayo, makikita mo yung buong symbol ng barko eh. Parang barko talaga dito yung drawing. Ito may mga arrow na pula. Barko talaga yan. Yung nasa ibabaw na arrow is yan yung makikita mo yung proa ng barko, yung forward part. At saka yung dito, sa lower part na arrow, eh yung stern part or yung puwet ng barko. So, may arrow siya kasi bibigay siya ng information kung saan yung movement ng proa at saka pupa at gano'n siya kabilis. Okay? Yung arrow na yan is nagko-correspond yan dito sa display ng DM, no? Sabi dito may arrow na pula pa port side na 1.2 knots at dito sa may lower part is 1.4 knots. So yan yung movement ng barko. Now hindi natin ma-simulate dito sa ating hindi natin talaga makita kung ano yung makikita nyo sa berth o nagbe-berthing kasi wala man tayong sa berth, nasa open ocean man ako. So at least alam nyo paano i-set up kasi baka sabihin ni Kapitan na kadet, okay, third, o sec, paki-set up yung ducking mode. At disgrasya na, hindi mo alam. So at least kung sa transas, alam mo yung set up ng ducking mode. So dito, makikita mo yung rate of turn, radius of turn, yung movement ng pupa tsaka proa. At dito naman, makikita mo yung information, force over ground, speed over ground, blah, 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 blah. At naka-set up na yan yung speed over ground yan. Na ilagay mo sa speed through the water. Yan. Okay. Yan. Kasi pag speed over ground, 12 knots lang. Pag speed, yan 12.6. Okay. So, may video naman ako sa ibang video kung in-explain ko yung difference ng COG at STCW or speed through the water and speed over the ground. Okay. So, pag sinabing bottom, yan, speed over the ground yan. Kung sinabing STW, speed through the water yan. So, tinitake into account na yung current yan. Okay? So, sana may natutunan kayo yan. At para maibalik lang sa normal display kasi wala ako sa docking mode dapat kasi nasa open ocean. I-uncheck ko muna tong DM. At ibalik ko lang sa main. Yan. And dito sa drop-down, gusto kong makita yung root data. Yan.
Okay, so back to normal na yan. And sana may naintindihan kayo sa video na to. And see you on the next video.